po yung main ingredients. Ayan. Nakikita nyo po yung baboy. Ano na yan eh. Pinakuluan ko muna yung baboy na yan. Yung tainga ng baboy yan. Pinakuluan ko siya. Tapos, nilagyan ko siya ng asin sa kapaminta. Bago ka ba sa channel ko? Kung bago ka sa channel ko, sana mag-enjoy ka sa mga videos ko. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please click subscribe button and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong palabas. Hello mga lalams! Ayan, kagigising ko lang. At kailangan po natin kasing magluto ng pagkain natin kasi kagigising ko lang po. Kaya tingnan nyo po yung itsura ko para akong ano, ewan. Pero magluluto kasi tayo ng dinakdakan kasi kagabi meron po kaming natirang tainga ng baboy. Eh kagabi nilaga ko lang po siya kagabi. Nilagyan ko siya ng asin saka paminta kagabi and then inoven ko lang siya ng 30 minutes. Eh may natira po kami. So yung natira namin iluluto ko siya ng dinakdakan. Ayan, so kulang-kulang yung ingredients natin. Pero tignan natin kung successful ba yung magiging resulta ng ating nilutong dinakdakan. So kita-kita tayo sa ating dirty kitchen. Dirty talaga siya. Ito po yung ingredients, bawang, saka sibuyas. Yung sibuyas, eh, madaming-madami siya kasi mahilig ako sa sibuyas. Yung isang malaking buo yan na sibuyas, ang dami niya. Tapos, ito po, tainga ng baboy. Pinakuluan ko muna yan sa asin saka sa paminta. Then, nung lumambot na, saka ko siya inoven. Inoven ko siya ng 30 minutes para mag-brown siya. Tapos, kasi wala tayong utak ng baboy, gagamitin natin ay mayonnaise. So, yan lang po ang ingredients natin. Dapat sana dito sa ingredients natin nito, meron sana tayong luya saka sili. Pero hindi ko muna siya lalagyan ng sili kayo, para makain din siya ng anak ko. So, yung akin na lang po, lalagyan ko na lang po ng chili flakes yung sa akin. So, yan na lang muna ang ingredients natin. Saka wala tayong luya kasi ngayon. Alam nyo na. So, kaya hindi na muna natin siya lalagyan ng luya. Kaya bawang sa sibuyas lang muna ilalagay natin. So, ang seasonings po niya, asin sa kapaminta lang po. Yun lang po. So, madali lang siyang gawin. So, ituturo ko po sa inyo kung paano siya gawin. So, yan guys. Yan na yung mga ingredients natin. Meron pala tayong lemon. Lalagyan pala natin siya ng lemon. So, magpapakulo lang po tayo sa kawali ng mantika. A few moments later. So, ayan, mainit na yung mantika. Ilalagay na natin ang bawang saka sibuyas. So, bisain lang natin ang bawang light brown na siya. Tapos, lagay na natin ang sibuyas. So, nilagay na natin ang sibuyas. Nakikita niyo po ba marami yung sibuyas? Layo kasi ako sa sibuyas. So, igigisa lang po natin siya ng mga ilang minuto. Tapos, ilalagay na natin yung tainga ng baboy. So, ayan. Pwede na natin ilagay ang tainga ng mamoy. So, nilagay na natin ang tainga ng baboy. Halu-haluin lang po natin. Parang pag-ibig lang po yan. Halu-halu lang po. May bakla, may tumboy, may babae, may lalaki, nagsama. Halu-halu lang. Haluin mo lang ng haluin. Parang yung panghahalo niya sa iyo. Pinaikot-ikot ka lang niya. Parang ganun lang yun. Pag-ibig lang ba? So, haluin mo lang siya ng haluin. So, pagkapos natin halu-haluin, ilalagay na natin yung mayonnaise. So, nailagay na natin yung mayonnaise. Nakita nyo po, dalawang kutsara lang po yan, guys. Ibig sabihin, dalawa lang sila. Hindi pwedeng kumabit. Dapat, asawa na lalaki at asawa na babae lang, hindi siya pwedeng kumabit. Kaya dalawa lang. Dalawa lang ha, dalawa lang. Tanda nyo yan, dalawa lang. Bawal ang kabit. So, haluin natin. Yan, paikutin natin siya, kagaya ng pagpapaikot niya sa inyo. So,
Basta ikot-ibutin lang siya natin ng kutsara. Ayan, hanggang sa matunaw yung mayonnaise gaya ng pagtunaw niya sa puso mo. So, halo-haloin hanggang sa matunaw ang saba. So, pinatay na po natin yung apoy. Ayan, gaya ng pagpapatay niya sa puso mo. Ayan, nilagay ko na rin po yung ano, yung patis saka yung lemon. Halo-haloin lang po natin. 1 hour later. Hello guys, ayan. Titikman na natin yung ating dinakdakan. Ayan, ito po siya. Ayan, ating dinakdakan. At may kanin po ako dito. So, titikman ko po siya. Kung masyarap ba o hindi. Titikman ko ha. Masarap! Wala pa siyang sili kasi para makain din siya ng anak ko kaya hindi ko pa siya nilagyan ng sili. So, kasi kailangan muna natin siyang tikman. Nilagay ko lang siya kanya na ingredients, guys. Diba kanina? Bawang sibuyas. Ginisa lang natin tapos ano. Mayonnaise saka patis. Ayan. Yun lang nilagay ko ingredients. Wala na. Saka lemon pala. Ayan. So, masarap siya. Brownies. Ayan. Sarap. Sabi ko tikim lang. Pero lamon lang ginawa ko. Wala pa yung luya. Sarap. Sana nagustuhan nyo yung vlog ko. Madali lang siyang gawin, promise. Pwede rin siyang pulutan ng mga masinggero sa atin. Gusto nila pulutan na yan, lalo na kung maanghang. Mas masarap. Hindi ko pa kasi siya nilalagyan ng sili kasi gawa ng bata. So, sana nagustuhan nyo yung vlog ko. Paki-thumbs up naman po mga lalabs. Please don't forget to subscribe to my channel. Ako na naman po. Yung attention pa-feel time. Kita-kita ulit tayo sa aking next vlog. Bye-bye. Mwah. Mwah.